Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama. Ito po ngayon sa ating Bible program sa Facebook Live at sa YouTube Live. Miyerkules po ng gabi ng October 2, 2019. Tayo po ay nasa buwan na po ng Oktubre. At ito po ang unang Miyerkules ng buwan ng Oktubre, at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na nagbigay po sa atin ngayon ng mabuting pagkakataon para dito po sa ating paglilingkod na ginagawa sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan po ng ating Bible study na ito po ay tuwing Linggo, Merkoles at Biyernes ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At sa gabi pong ito ay binabati po natin ito pong mga nasa Facebook Live na labing siyam. Ito pong nakikita po natin na ngayon ay nasa Facebook Live po natin. At yung mga nasa YouTube Live po, masabihan lang po tayo kung ilan po yung mga nandyan sa YouTube Live po natin. Kung meron pong mga nagpapabati, ay sabihan lamang po tayo ngayong gabi pong ito. Sa gabi pong ito ay atin na pong uumpisahan ang atin pong paglilingkod. At meron pong padala po muli ng katanungan sa atin pong page. Siya po ay nagbabalik uli si Ramon del Rosario. Ang kanya naman po ngayong itinatanong sa atin, paano po matitiyak na ikaw ay maliligtas? Ito po ang katanungan nang nagpapakilalang Ramon del Rosario, nag-iwan po ng katanungan, at ang kanya pong gusto pong itanong sa atin kung paano po matitiyak na ikaw ay maliligtas, kung paanong matitiyak ng isang tao na siya po ay maliligtas. Interesado po ba ang ating mga kasama ngayong gabi dito po sa tanong na ito na ating sasagutin? Ito po'y tungkol sa kaligtasan, salvation. Ngayon, papaano matitiyak ng isang tao na siya ay maliligtas? Ito po kasing katanungan ito, mga magulang at mga kaibigan, marami rin pong beses na ito po ay narinig ko noong araw. Itinatanong po ito kay Soriano. Dahil kami nga po ay magkasama sa broadcast, sa radio, television, mga Bible exposition, ang natatandaan ko po pagka tinatanong po si Soriano noong mga nagtatanong kung paano matitiyak ang kaligtasan, ang sinasagot po ni Soriano, yung kaligtasan, hindi mo matitiyak yan. Pagka malapit ka na lang mamatay, dun mo lang ikaw matitiyak na ikaw ay maliligtas. Ha? Sino po ba ang nakakatanda sa ating mga kasama doon sa ganong sagot ni Soriano? Pagka po si tinatanong kung si Soriano po ba ay nakakatiyak ng kaligtasan, hindi po maibigay ni Soriano yung sagot, yung eksaktong sagot. At ang sinasabi ni Soriano, yung kaligtasan kasi, matitiyak mo lang yan pagka ikaw ay malapit ng mamatay. At ang batayan ni Soriano, yung sinabi ni Pablo na sapagkat ako'y iniaalay na, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na.
Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Yun pong sinasabi sa ikalawang Timoteo 4:6 hanggang 8. Yun po mga magulang at mga kaibigan, ang natatandaan ko po na sinasagot ni Soriano sa mga nagtatanong sa kanya noong kami magkasama pa at kahit po hanggang ngayon, yan pa rin po yung sagot na ibinibigay ni Soriano at alam noong mga tagasunod ni Soriano. O ngayon, ito po bang mga kasama natin, ha? Nadagdagan pa sa Facebook Live. Meron po ngayong 33 sa YouTube Live po. Naghihintay po ako sa ating mga kasama. Sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, para po natin matiyak kung tayo po'y maliligtas, may paraan po para matiyak natin ang kaligtasan. Ang pinag-uusapan po rito natin, yung kaligtasan po na tayo po ay hindi po mapahamak doon po sa dagat-dagatang apoy, doon po sa parusa, sa kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy. Pagka nakasalamin ako, yung blue, ano? Medyo ano yung light? Kaya ako eh, hindi ko maisuot ng madalas tong salamin dahil nagre-reflect. Ano yung pagka nakasalamin ako, naka-eyeglass ako eh, hindi ano ang liwanag. O ngayon, ang atin pong maibibigay po na sagot na mula sa Biblia, mga magulang at mga kaibigan, ito pong ano, itong para natin na matiyak ang kaligtasan po natin, kailangan po mga magulang at mga kaibigan, alam po natin at kilala po natin ang source ng kaligtasan. Dapat alam po natin kung sino ba ang source, sino ba ang pinagmumulan ng kaligtasan. Nakangino po ba ang kaligtasan? Mga magulang at mga kaibigan, ang ating pinag-uusapan ay kaligtasan. Ngayon, para natin matiyak na kung tayo ba ay mayroong kaligtasan o yung mga kasama natin dito sa ating programa, tayo po ba sa ating mga ginagawa na paglilingkod sa Panginoong Diyos? Tayo po ba'y nakakatiyak ng kaligtasan? Sa Biblia po, para matiyak ang kaligtasan, dapat po kilala natin kung sino po ba ang source ng kaligtasan. Nakangino po yung kaligtasan, mga magulang at mga kaibigan. O basahin po natin dito po sa isang talata ng Gawa sa Kapitulo 4. Ang talata po ay 10:12. Babasahin ko po ang magandang balita Biblia. Pakinggan po natin, ha? Sino po ba ang source ng kaligtasan? Nakangino po ba ang kaligtasan? Ito po ang pahayag ng Apostol Pedro. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Dito po sa ating binasang talata, mga magulang at mga kaibigan, Gawa 4:10,
Ito po binabanggit ng Apostol Pedro ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi po niya na yun pong lalaking nakatayo sa inyong harapan. Ito po yung lalaking lumpo na pinagaling ng Apostol Pedro at ni Apostol Juan doon po sa may templo. Ngayon, pinapahayag po ngayon ng Apostol Pedro na sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, kaya gumaling po itong lalaking lumpo. Ang nagpagaling sa kanya, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Nakakasunod po ba ang ating mga kasama? Dito po sa Facebook Live at YouTube Live, pwede po ba kayong sumagot kung inyo pong nasusundan ito pong binasa nating talata? Bakit po itong lalaking lumpo ay nakatayo? Sino po nagpagaling sa kanya? O sinasabi nila Apostol Pedro na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus Christ. Kaya yung lalaking lumpo gumaling, nakatayo. O ngayon, ano ngayon ang sabi ng Apostol Pedro sa kanyang pagpapakilala sa ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa talatang 12, sa kanya lamang, si Jesus Christ po ang kanyang binabanggit, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga magulang at mga kaibigan, kung ang atin pong inaalam, ang atin pong gusto pong matukoy, yung kaligtasan, nakangino po ang kaligtasan? Sino po ang source ng kaligtasan? Pwede po ba kayong sumagot? Yung mga kasama natin, ngayon po 41 na sa Facebook Live. Sa YouTube Live po ay hinihintay ko po yung ating mga kasama. Sino po ang source ng kaligtasan? Na kanino po ang kaligtasan? Pwede po ba kayong sumagot? Kung inyo pong naunawaan yung binasa nating talata. Sabi po ng Apostol Pedro, sa kanya lamang, sa ating Panginoong Hesukristo, matatagpuan ang kaligtasan. Gusto po nating makatiyak ng ating kaligtasan o nakangino po ang kaligtasan na sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pwede po ba nating matiyak ang ating kaligtasan? Pwede. Bakit? Kasi kilala natin kung sino ang source ng kaligtasan. Kung na kanino po ang kaligtasan. Uulitin ko po sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, ang kaligtasan po ay matatagpuan lamang kay Jesus Christ. Siya po ang source na sa kanya lamang po matatagpuan ang kaligtasan. Kaya kung ibig po nating maligtas, mga magulang at mga kaibigan, dapat magkaroon tayo ng kaugnayan kay Jesus Christ. Amen. Kailangan nating magkaroon ng relasyon, kailangan nating magkaroon ng kaugnayan kay Jesus Christ, sapagkat si Jesus Christ po, siya po ang source
Nasa kanya ang kaligtasan. O ngayon, e paano po ba tayo magkakaroon ng relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo para ang tao po'y magkaroon ng kaligtasan at makatiyak ng kaligtasan? O babasahin ko naman po ang nakasulat dito po sa aklat ng Roma sa Kapitulo 10 at ang talata po ay 9. Patuloy hanggang 10 ng magandang balita Biblia. Ito po nakasulat. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Nakikinig pa po ba ang mga narito po sa Facebook Live? Sa YouTube Live po, ha? Iniintay ko po yung mga nasa YouTube Live. Papaano po ang isang tao po ay magkakaroon ng kaugnayan ng relasyon kay Jesus Christ na siya po ang source ng kaligtasan? Kung nasundan niyo po ang Roma, Kapitulo 10 at ang talata po ay 9. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Nakita niyo po ba yan, mga magulang at mga kaibigan? Para po tayo'y magkaroon ng relasyon kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo, kailangan po natin siyang sampalatayanan. Amen? Pwede po bang mag-amen yung mga sangayon? Si Jesus Christ ang source ng kaligtasan. Eh, Jesus Christ matatagpuan ng kaligtasan. Ngayon, tayo po para maligtas, dapat magkaroon ng kaugnayan kay Jesus Christ. Paano mangyayari po yon? O babasahin ko uli ang talata. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Paano po tayo maliligtas? O kailangan po, tayo po ay buong pusong sumampalataya kay Jesus Christ na siya'y muling binuhay ng Diyos. O ngayon, ano ang ating gagawin? O kailangan po kung tayo po'y sumasampalataya ng buong puso sa ating Panginoong Hesukristo, eh ipahahayag siya ng ating mga labi. Tayo pong mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ng buong puso, dapat magpapahayag po tayo ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon. Amen! Mga magulang at mga kaibigan, kayo po ba'y nakakasunod dito po sa ating mga binabasang talata? Ano po ang mga itinuturo po sa atin ng Biblia para ito pong kaligtasan? Magkaroon tayo ng kaligtasan at makatiyak po tayo ng ating kaligtasan. Nakangino po ang kaligtasan na sa ating Panginoong Hesukristo. Para po tayo magkaroon ng kaligtasan, kailangan po meron kang relasyon o kaugnayan kay Jesus Christ. O paano naman tayo magkakaroon ng relasyon, kaugnayan kay Jesus Christ? Dapat po, tayo po ay sumampalataya ng buong puso sa ating Panginoong Hesukristo na siya'y muling binuhay ng Diyos.
O ngayon, paano mo naman maipapakita na ikay sumasampalataya ng buong puso sa ating Panginoong Jesucristo o itong ating labi? Ipapahayag natin na si Jesus Christ ay Panginoon. Amen! Nandiyan ang kaligtasan, mga magulang at mga kaibigan. Ha? Yang sinasabi po sa Roma 10:9, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tapos ano pa sabi sa talatang 10? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kaya tingnan niyo po mga magulang at mga kaibigan, ang isang tao po na may relasyon kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, yung tao po na meron ng kaligtasan, o tingnan niyo po, ha? Yung tao na yon, pag kayo ni magsasalita, pakinggan niyo po siya. Ang lumalabas sa kanyang bibig, ang pinapahayag ng kanyang bibig, ng kanyang labi, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nakuha niyo po ba yan, mga magulang at mga kaibigan? Pagka ikaw po ay meron kang nadidinig, napapakinggan na tao, ang lumalabas sa kanyang bibig, ang ipinapahayag ng kanyang labi, eh, si Jesus Christ. Madidinig mo si Jesus Christ ay kanyang kinikilala bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, o yun po yung tao na meron pong kaligtasan at meron pong relasyon, kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen! Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang tao po na mayroong kaligtasan dahil siya po ay mayroong relasyon, kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang itinataas si Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo, yun ang ipinapahayag ng kanyang labi. Nagkakaintindihan po ba tayo? Eh hindi kagaya po nitong ating mga dating kasama. Yung nandyan po sa may Apalit, Pampanga, magpapasalamat po sila. Ha? Tatlong araw na pasalamat itong darating na Biyernes, Sabado at Linggo. Ha? Tatlong araw na naman po yan na tawag nila'y pasalamat. Eh sa loob po ng tatlong araw na pasasalamat doon sa Apalit, Pampanga, ay madalang pa sa patak ng ulan, mabanggit ang pangalan ni Jesus Christ. Ah, yan ho yung ating ano dyan, napansin, naobserbahan. 19 na taon po ako dyan sa grupo na yan sa may Apalit, Pampanga. Yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay napakadalang. Bihirang-bihira na yan po ay nababanggit, na ipapahayag. Ha? Kahit nga po sa pananalangin, kaya nga po napakahaba ng panalangin niya sa grupo na yan, sa may Apalit, Pampanga, yung grupo nila Soriano. Eh bakit po humahaba yung pananalangin ng mga manggagawa? Eh kasi SOP po na yung mga manggagawang nangunguna sa pananalangin, eh dapat po ay babanggitin talaga, dapat special mention yung pangalan nung magjuhin. Ha? Si Soriano, si Buhong Jing. Eh, samantalang sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, yung mga taong naligtas,
mga taong mayroong relasyon, may kaugnayan kay Jesus Christ, sila po yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano ang ating makikita sa kanila? Dahil sila sumasampalataya kay Jesus Christ, ang labi nila ang ipinapahayag si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen po ba, mga magulang at mga kaibigan? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang ating kaligtasan nasa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kailangan tayo magkaroon ng relasyon ng kaugnayan kay Jesus Christ. Sa papaanong paraan po yon? Kailangan po tayo po'y sumampalataya ng buong puso kay Jesus Christ. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At kailangan itong ating mga labi, ipahayag natin yun. Ha? Yung ating pananampalataya kay Jesus Christ, ipapahayag natin si Jesus Christ sa pamamagitan ng ating mga labi, ng ating mga bibig. Ano yung ating ipapahayag? Si Jesus Christ. Siya po ang ating Panginoon. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pagka sinasabing si Jesus Christ ang ating Panginoon, o siya po yung ating sinusunod, ha? Siya po yung ating pinaglilingkuran. Maliwanag po ba? Ayan, salamat po rito sa mga nasa Facebook Live at ngayon po ay sumampa na po ng 44. Ayan, yung YouTube Live po ba natin meron? Ako po yung naghihintay sa mga kasama natin sa YouTube Live para ma-acknowledge din po natin itong mga nasa YouTube Live. Ang kaligtasan po na kay Jesus Christ. Paano po tayo magkakaroon ng kaligtasan o kailangan nating magkaroon ng relasyon? Kailangan nating magkaroon ng kaugnayan kay Jesus Christ. Paano po yon? Kailangan natin siyang sampalatayanan ng buong puso. Ha? Sampalatayanan natin si Jesus Christ, binuhay ng Diyos na mag-uli. Sabi, maliligtas ka. Si Jesus Christ, dapat po ipahayag natin siya. Ipahayag si Jesus Christ ng ating mga labi na siya'y ating Panginoon at tagapagligtas. Amen! Kaya yung mga iglesia, yung mga grupo, kagaya dyan sa may Apalit, Pampanga, hindi kayo nasanay na sa inyong mga bibig, sa inyong mga labi, si Jesus Christ ang namumutawi. Si Jesus Christ ang inyong binabanggit. Si Jesus Christ ang inyong itinataas. Mag-isip-isip kayo dyan. Ha? Bakit? Yung mga nandyan sa grupo ni Soriano, ang mga bukang bibig, ang ating mga tapat na mga ngaral, ang ating mga sugong mga ngaral. si Soriano, nitong nakaraang pasalamat nila, nagsasabi pa na wag na raw babanggitin pa ang kanilang mga pangalan pagka nagpapasalamat ang mga miyembro. Wag na raw special mention pa yung kanilang mga pangalan. Hindi raw budhi yun ni Soriano. Eto na naman si Soriano, nagpapaimbabaw na naman. Si Soriano talaga yung hypocrisy na master na. Wag na raw babanggitin yung pangalan nila ni Bonjing. Ganun naman pala. Bakit nasa tarpulin yung inyong mga pagmumuka?
O, tingnan nyo po mga magulang at mga kaibigan, ha? Yung sinasabi ni Soriano, iba naman po sa ginagawa eh. Ha? Kunwari, ayaw ni Sorianong babanggitin pa yung pangalan nila nung kanyang pamangkin na si Bonjing. Eh, yung pananalangin ng mga manggagawa, eh, kasama pa rin yung kanilang pangalan dun eh. Tama po ba? Kung sabihin ng mga manggagawa sa pananalangin, eh, itong magjuhi na ito, araw-gabi, wala nang tulog, nagpapagal para sa kaligtasan ng mga miyembro. Ha? Ang nagpapagal sa kaligtasan, eh hindi si Jesus Christ, kundi itong magjuhin na ito. O kaya yung mga miyembro, nagiging panatiko sa tao. Tama po ba? O tapos eh, ayaw pala ni Soriano na binabanggit pa yung pangalan nila sa pasalamat na yung mga miyembro ay nagpapasalamat dito sa magjuhin. Eh bakit naman na nagpapatuloy ang mga tarpaulin sa inyong mga lokal, sa inyong mga coordinating centers, kahit sa pasalamatan? Ha? Meron bang tarpaulin na nandyan ang pagmumukha ng magjuhin na yan? Sige nga. Ha? Yung mga nagre-record ng ating programang ito sa Apalit at sa Brazil, o kayo ang nakakaalam sa inyong mga budhi. Ayaw pala ni Soriano na yung pangalan nila ni Bonjing ay binabanggit-banggit pa. At hindi raw budhi ni Soriano yon na yung sarili nila ay yun ang ipatanggap sa mga miyembro. Ha? Yun ang sabi ni Soriano nung nakaraang pasalamat eh. Nagdadrama pa si Soriano eh. Ha? Nagpapaawa na mayroon pa siyang i-play nyo nga ikauli yung sinabi noong isang na nagpapasalamat. Pinaulit pa. At sabi ni Soriano, wag ganyan, hindi dapat na yung pangalan namin eh, binabanggit-banggit nyo pa. Dapat ika ang Diyos na lang ang inyong pasalamatan. Wag na kami ng pamangking ko. Ay, naku naman. Eh, nandyan pa ako nung araw eh. Si Sister Loss ay nagsalita. Dahil may tinuro si Soriano. Eh, ano ika ang masasabi mo, Sister Loss? Sabi ni Soriano. Eh, ang sagot ni Sister Loss, eh, salamat po sa Diyos. At ngayon po ay naipaunawa po sa kapatiran ito pong aral na ito. Yun ang sinabi ni Sister Loss. Natatandaan ko po yun eh. Ay, sumagot si Soriano. Hinabol pa yung sagot ni Sister Loss. Sister Loss, hindi ba ika mas magandang sabihin, salamat sa Diyos, kinasangkapan si kapatid na Soriano para maunawaan itong aral na ito, naunawaan ng kapatiran. O, napasin niyo po yun, mga magulang at mga kaibigan. Hinabol pa ni Soriano yung sinabi ni Sister Loss. Kasi ang sinabi lang ni Sister Loss, salamat po sa Diyos at naunawaan po ng kapatiran ng aral na ito. Eh sabi ni Soriano, hindi ba mas magandang sabihin, Sister Loss, salamat sa Diyos at kinasangkapan si kapatid na Soriano para maunawaan ng kapatiran ang aral na ito. O tingnan nyo po, mga magulang at mga kaibigan, ano ang budhi ni Soriano? Bakit niya hinabol pa yung sinabi ni Sister Loss? 51 na po ngayon tayo sa Facebook Live. Salamat sa Panginoon. Ha? Pwede po ba kayo sumagot yung mga nandito po ngayon sa Facebook Live? Kasi ang pinag-uusapan natin, kaligtasan. Ang kaligtasan po, nakangino, na kay Jesus Christ. Ha? Diyan po sa YouTube.
Meron po ngayong 25. Nagpapabati po si Nabong Pareño, Big Bang, Felipe Agasid, Tristan Ipapo, Marcos Cruzada, Isaac Ingal, Francisco Sampan at Gary Gumera. Kaya salamat po ha. 25 sa YouTube at 42 ngayon sa Facebook Live. Ang kaligtasan po, nakangino, gawa 4:10, nasa ating Panginoong Hesukristo. Eh, Jesus Christ, matatagpuan ang kaligtasan. Kaya para tayo magkaroon ng kaligtasan, kailangan po meron tayong relasyon, kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Papaano po mangyayari yon? Kailangan po tayo po ay sumampalataya ng buong puso sa ating Panginoong Hesukristo. Pag tayo po'y sumasampalataya ng buong puso kay Jesus Christ, sumasampalataya tayo, si Jesus Christ ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, sabi po sa Roma 10:9-10, maliligtas ka. Ngayon, ano po makikita nating ginagawa noong tao na sumasampalataya kay Jesus Christ? Yung tao na yon, yung labi niya, ipapahayag si Jesus Christ ay Panginoon. Amen. Ha? Si Jesus Christ, Panginoon ng mga sumasampalatayang naligtas. Makikita natin yung pamumuhay nila, mga magulang at mga kaibigan, eh, sinusunod po nila ang Panginoong Hesukristo. Ang ipinapamuhay nila, eh, yung mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Doon sila lumalakad. Ginagawa nila yung kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kung ano yung mga sinabi ni Jesus Christ, kung ikaw talaga ay sumasampalataya kay Jesus Christ at mayroong kang kaligtasan, makikita, ipinapamuhay mo yung kanyang salita. Yan ang dapat nating maintindihan. Ang patunay po niyan, ito pong nakasulat sa aklat naman ni San Lucas sa kapitulo 6 at ang talata po'y 46. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? O napansin nyo po mga magulang at mga kaibigan, para po yung ating pagtawag sa ating Panginoong Hesukristo ay maging valid, ha? Hindi po invalid yung ating pagtawag kay Jesus Christ bilang Panginoon natin. O ano po ang inaasahan po ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi po sa magandang balita Biblia, sa 6:46 ni San Lucas, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Nakikinig pa po ba ang ating mga kasama? Ha? Kung sinasabi natin na tayo po'y sumasampalataya kay Jesus Christ, inanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. O ano dapat makita sa atin? Dapat, ha? Yung ating labi, pinapahayag si Jesus Christ bilang ating Panginoon. Ano pa? Dapat, bilang Panginoon natin si Jesus Christ, tumutupad tayo. Ginagawa natin yung kanyang mga sinasabi sa atin. Amen! Pwede ho bang mag-amen yung mga kasama natin dito po sa Facebook Live at YouTube Live? Kung kayo po ay nakakasunod at naunawaan po natin ito pong ating pinag-uusapan. Pagka po tayo mga magulang at mga kaibigan, ang ating pamumuhay eh doon po sa mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ha, tumutupad tayo, ginagawa natin yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga itinuro,
Ah, bilang siya ang ating Panginoon, oh, diyan natin makikita na mayroon nga tayong kaligtasan. Meron tayong relasyon, kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin ang mga talata na binasa natin, ha? Gawa 4:10-12. Yan, binabanggit po dyan, ang kaligtasan po'y matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sino po yung mga tao na meron nga pong relasyon kaugnayan kay Jesus Christ? Sila po yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ano ang ating makikita na sila'y sumasampalataya kay Jesus Christ? Ang mga labi nila, ang mga bibig nila, ang ipinapahayag si Jesus Christ bilang Panginoon. Amen. Tapos makikita natin itong mga nagpapahayag na ito ng kanilang mga labi na si Jesus Christ ang kanilang Panginoon, ang kanilang tinutupad, ang kanilang ginagawa, yung mga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga iniutos. Amen! Eh, kaya ito pong nasa grupo ni Soriano, tinatawagan ko ng pansin eh. Bakit? Eh, kasi nandyan pa ako, ang bukang bibig na po ng mga miyembro, eh, sabi ka ni Brad Eli, sabi ni Brad Daniel. O tinan niyo po mga magulang at mga kaibigan. Ha? Nakita niyo po yon. Eh paano nga may kaligtasan to mga ito eh? Ang ipinapahayag ng kanilang mga labi, ng kanilang mga bibig, ay hindi naman si Jesus Christ. Ang ipinapahayag ng mga miyembro pag nagsalita, mga manggagawa, eh itong magchuhen, itong si Soriano, itong si Bongjing. Ayan ang ating dapat na maintindihan. Kaya yung tanong sa atin ni Ramon del Rosario, paano matitiyak na ikaw ay maliligtas? O paano ang isang tao ay makakatiyak ng kaligtasan? O kailangan kilala niya ang source ng kaligtasan. Sino po ang source? Ang ating Panginoong Hesukristo. Tapos, para ikaw ay magkaroon ng kaugnayan kay Jesus Christ, para magkaroon ka ng kaligtasan, sumampalataya ka kay Jesus Christ. Ha? Siya po'y sasampalatayanan mo, tatanggapin mo bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Tama po. Ngayon, kung sumasampalataya ka kay Jesus Christ, eh makikita sa iyo na ito yung gagawin mo. Ang bibig mo, ipapahayag si Jesus Christ bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Ha? Si Jesus Christ ang ano, ang magiging pangunahin na sa buhay mo. Ha? Lahat na lang ng nangyayari sa buhay mo, yung pagbabago mo, alam mong yan ay ginawa ni Jesus Christ sa iyo. Tama po ba? Binago ka ni Jesus Christ. Pagka ikaw ay nagpapatotoo, si Jesus Christ ang bida. Ha? Siya ang iyong itinataas. Siya po ang iyong ipinamamalita. Tama po ba? Ha? Ako po, yun ang aking naranasan eh. Dito po sa mga lumalapit po sa atin, ha, na mga humihingi po ng prayer request, may mga kahilingan po sila na sila po ay may mga sakit, may mga karamdaman. O ano po sinasabi ko?
Ikaw ba ako kapatid ay sumasampalataya kay Jesus Christ? Ha? Opo. O sumasampalataya ka ba na kaya kang pagalingin ni Jesus Christ? O ang aking sinasabi po sa mga tao, Jesus Christ. O ngayon, pinag-pray po natin. Gumaling po yung tao sa sakit, karamdaman. O ano po sinasabi ko? Kapatid, magpasalamat ka kay Jesus Christ. Amen. Sino nagpagaling sa iyo, kapatid? Si Jesus Christ. Napapansin niyo po ba yon, mga magulang at mga kaibigan? Di po ba sinasabi ko sa mga humihingi ng prayer request, Brother Willie, eh pag-pray nyo naman po ako dito po sa aking sakit. O, bago ko po ipag-pray, tinatanong ko muna, kapatid, ikaw ba'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo? Sumasampalataya ka ba na si Jesus Christ hanggang ngayon ay nagpapagaling? Ay, pag sumagot na, opo, Brother Willie, o sige, o pagpe-pray ko na. O pagkatapos po ng prayer at gumaling, ano po sinasabi ko? Sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus Christ. Sabihin po ng tao, o magpasalamat ka kay Jesus Christ. Tama po? Kaya nga ako, yun lang ang aking request eh. Dito po sa mga pinag-pray natin at gumaling, ang akin labang pong sinasabi, kung pwede po kayong gumawa po ng video, testimony ng ating pinasasalamatan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko, hindi si Brother Willie ang nagpagaling. Wala naman akong kapangyarihan para magpagaling eh. Si Jesus Christ pa rin po ang nagpapagaling. Ha? Dumadaan lamang po, dumadaloy lang sa aking mga kamay yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na magpagaling. Amen! Mamaya po, meron akong video po na ipapalabas dito. Ha? Bago po itong video testimony. Mula po ito kay Brother Alan Sarandin. Nandyan pa po ba si Brother Alan Sarandin? Kanina po nakita ko siya. Eh, pagsapit po ng alas 10 sa ating break time, meron po akong video po rito na ipe-play. At si Brother Alan Sarandin, ang bahala na pong magsabi, magpatotoo kung ano po yung naranasan niya na himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. Yun nga po yung aking pinapaalaala na sa mga pinag-pray po natin na nakaranas ng kaginhawahan, ng kagalingan, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, si Brother Alan Sarandin. Mamaya po, ha? Ipe-play po natin yung inyong video at nang mapanood at mapakinggan ng ating mga kasama. Mai-inspire po kayo dito po sa testimony ni Brother Alan Sarandin. Hindi pa po kami nagkikita ni Brother Alan Sarandin. Personal po, hindi pa kami nagkaharap niyan. Sa pamamagitan lamang po ng video call at ng aming mga chat messages, pero hindi pa ho kami nagkitang personal. Eh, napakaganda po noong kanyang naranasan, kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. Kaya nga nung siya po'y magsabi sa akin, Brother Willie, mayroon pong ginawa na himala ang Panginoong Jesus sa aking buhay. O ano po sabi ko kay Brother Alan, baka naman pwede, Brother Alan, gawa ka naman ng video testimony at pasalamatan mo si Jesus Christ. O buti naman si Brother Alan nagawa yung aking ni-request sa kanya. Sa YouTube po ngayon ay meron po ngayong 28
At nagpapabati po sina Rizal D. Kaugma, Val Antoni Cadulio, Virgo Tower, Erika Shane Borja, at si Brother Eric. Magandang gabi po ha, dyan sa mga nasa YouTube Live na 28 at sa Facebook Live ay meron po ngayong 42. Talagang tayo po ay sobra-sobra doon po sa kota sa atin ni Soriano. Sabi ni Soriano, ito 30 lang naman ang nanonood kay Willie. Ito po ay doble na po ito doon sa kota sa atin ni Soriano. O ngayon, mga magulang at mga kaibigan, kung kayo po na mga nakikinig sa ating programa ngayon, ha? Kayo po ba ay sumasampalataya kay Jesus Christ? Tinanggap niyo na po ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Magandang gabi po kay Sir Charlie Vergara. Kumusta po kay Sir Charlie Vergara? Ang akin pong high school teacher. Kumusta po? Ako'y natutuwa na yung aking guro noong high school ngayon ay nandyan po at nanonood at nakikinig sa ating programa. Si Sir Charlie Vergara po ay mahusay po yan na tagapagturo at mahusay din po yung mananayaw. Magaling po yung sumayaw at ako po'y natutuwa na si Sir Charlie Vergara ay malakas pa rin at masigla. At may pagkakataon din na pagka si Sir Charlie Vergara po ay na-chat ko po sa messenger, nung minsan po ay meron din po siyang masamang pakiramdam. Masakit ang ulo, pinag-pray ko po siya. Sabi ko, Sir Charlie, kumusta po yung inyo pong sakit ng ulo? Aba, okay ika ah, Brad Willie. Nawala ika yung sakit ng ulo ko. Sabi ko, Sir Charlie, ang nagpagaling po sa inyo si Jesus Christ. Hindi naman po ako. Ako po ay nagiging maliit lamang na instrumento ng ating Panginoong Jesucristo para po yung kagalingan ay maipagkaloob sa mga taong nangangailangan, yung mga may sakit at may mga karamdaman. Ayan. Ngayon po ay meron pang nadagdag sa ating Facebook Live. Meron po ngayong 46. Ayan, si Sir Charlie Vergara po, ang atin pong guro noong high school. At isa po yan sa mga humubog sa akin noong araw. Ha? Nagturo po sa akin ng mga bagay-bagay sa buhay na ito. Ha? Siya po ay guro ko po noong araw sa social studies. Talagang yan po ay tungkol sa araling panlipunan, yung ating pamumuhay dito sa sosyedad. Yan po yung ating guro po noong araw. At salamat naman po sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng Facebook Live. Nagkakaroon pa rin po ako ng komunikasyon sa ating mga guro noong araw. Mga bahagi na rin po ng ating buhay. Ha? Salamat po ulit, Sir Charlie Vergara. At sa pagkakataon pong ito, ay gusto ko pong i-play na po muna itong video testimony ni Brother Alan Sarandin. At pakinggan po natin siya habang tayo po ay naka-break. Ito pong video na ito ang ating panoorin, pakinggan. At alamin po natin yung himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po kay Brother Alan Sarandin. Siya po ay nasa abroad. Sa pagkakaalam ko po ay dating nasa Italy, napunta po ng Portugal. Sige po, at babalik po tayo ha, huwag po kayong aalis. Panoorin muna natin ito pong short video na ito. Sige po.
Magandang araw po. Ako po si Mr. Alan Zarandin ng Bansang Portugal. Isa pong OFW rito. Hindi pa po ako miyembro pero patuloy po ako sumusubaybay sa programa ni Brother Willie Santiago. Well, ngayon na po ako napagbigay ng testimony after 3 weeks because nagka-problema po yung aking cellphone pero ngayon handa na po ako. So well, gusto po sanang ibahagi sa inyo yung pagpapagaling na ginawa sa akin ng Panginoong Jesus. Nagkaroon po ako ng problema sa likod. Hirap po akong magtrabaho, huminga, matulog. Halos apektado po lahat. So, isang araw bago po ako magpunta ng doktor para magpa-check up, ay meron po akong panood na pinag-pray over ni Brother Willie. At ito po ay replay na. At sumabay po ako, hinaling ko po sa Panginoong Diyos na ako po ay kanyang pagalingin. At hindi naman po instant, pero 2-3 days totally, nawala po lahat. Sawa po ng Diyos, pinagaling niya po ako. Actually, nagkakaroon na rin ako ng problema dati sa likuran, pero muscle pain po. Pero yung mga nangyayari po sa akin nung nakaraan, talaga po kakaiba, talagang hirap na po ako. And maraming po salamat po sa programa ni Brother Willie. And of course, hindi lang po yan ang ginawa sa akin ng Diyos. After po ng pagpapagaling, siguro mga 1.5 weeks, nagkaroon po ako ng problema sa bangko, financially. Medyo malaki pong halaga at binigyan na lang po ako ng ilang araw ng bangko na para bayaran yung amount na kailangan bayaran. And that time, hindi ko po siya pinanalangin sa Diyos dahil po yung pagpapagaling na ginawa niya po sa akin ay sapat na. And 2 days na lang po, naakala ko po sa sarili ko na magagawan ko po ng paraan. Tinulungan pa rin po ako ng Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos. Dahil yung amount na kailangan ko po, pag-check ko po na account ko, exactly po yung amount na kailangan ko at higit pa doon. Na extra pa. Nandun po siya. Kaya that time na yun, laking pasalamat ko sa Panginoong Diyos. Dahil na hindi ko man hiningi sa Kanya, pero binigay niya pa rin po sa akin dahil alam po ng Diyos na kailangan ko po yung amount na yun. Kaya, lubos na pangasalamat ko sa Panginoong Jesus. At of course, kasi minsan po may mga pagkakataon na hindi man po ako perfect na tao, nagawa pa rin ng kasalanan, medyo of course nahiya na rin po akong humingi ng tulong sa Panginoon. At bukod doon sa pagpapagaling, para sa akin ay sapat na, pero masigit pa rin ang binigay sa akin ng Panginoon Diyos. And of course, nagpapasalamat po din ako sa programa ni Brother Willie Santiago. Medyo, hindi naman po katagalan, pero simula pa po nung nasa Italy ako, hanggang lumipat po ako ng Portugal, patuloy pa rin po akong sumusuporta at sumusubaybay sa pangangaral ni Brother Willie. Hindi man po updated, pero at least nakakapalin po na replay. Alam niyo naman po ang distansya ng oras at hindi naman inaasahan na minsan medyo maraming trabaho pero ang mahalaga po natututo po ako nakasubaybay sa programa ni Brother Willie at sana po ay patuloy po nating suportahan ang programa ni Brother Willie at ito po ay malaking bagay hindi lang po sa akin pati na rin po sa family ko. And of course, yung kaligtasan, yun po ang mahalaga. Na kailangan natin matuto at makinig at para malaman po natin yung daan para sa kaligtasan. At yun lang po. Nagpapasalamat po ako. God bless all. Have a nice day. Bye.
Nagbabalik po tayo sa ating Bible program sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ngayon po ay October 2, 2019, Miyerkules po ng gabi dito po sa Pilipinas. Ang ating oras po ngayon ay 10:05. Ang inyo pong napanood ay video testimony ni Brother Alan Zarandin. Siya po ay may nararamdaman po na sakit sa kanyang likod at hindi na siya makagalaw. Eh, nanood po siya ng ating replay, yung recorded ng ating programa. O dun po sa last part ng ating video ay meron po tayong prayer na ginawa. O dahil si Brother Alan ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, na si Jesus Christ ay nagpapagaling pa rin hanggang sa panahong ito. Sumabay si Brother Alan Zarandin dun po sa ating prayer. Kahit po yun recorded na lang o ano po ang kanyang naranasan. O si Brother Alan Zarandin, pinagaling ni Jesus Christ. Amen! Gradual healing po yung kanyang naranasan na pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. At bukod po doon sa healing, ay pati po doon sa financial blessings, ay meron din pong himala na ginawa ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay ni Brother Alan Zarandin. O yun po yung ating sinasabi, mga magulang at mga kaibigan, na yung mga taong naligtas dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating makikita sa kanila, yung labi nila, bibig nila, magpapahayag yan. Ang ipapahayag si Jesus Christ. Kinikilala si Jesus Christ bilang Panginoon. At makikita natin yung mga taong ito na kumikilala kay Jesus Christ, sumasampalataya ng buong puso bilang si Jesus Christ ay Panginoon na tagapagligtas, itong mga taong ito, tinutupad yung mga salita ni Jesus Christ. Sinusunod yung mga sinabi ni Jesus Christ, yung kaniyang mga ipinag-uutos. Amen! Maliwanag po ba yan, mga magulang at mga kaibigan? Ang kaligtasan po natin, sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Anong katunayan po? O babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Gawa sa Kapitulo 16 at ang talata po ay 30 hanggang 31. Ito po, babasahin ko po. Ganito po ang nakasulat. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Tinatanong po noong bantay ng bilangguan sina Apostol Pablo, kasama niya po si Silas. Yan, sabi ni Brother Dennis Bruce Lee, totoo po kahit sa replay, sumabay po tayo sa prayer, mapapagaling po tayo ni Lord Jesus Christ. Nangyari din po sa akin yon. Amen! Brother Dennis Bruce Lee, salamat po dyan sa inyong patotoo. O ngayon, binabasa po natin itong pangyayari doon po sa bantay ng bilangguan nung makulong sa bilangguan sina Pablo at Silas. Nagkaroon po kasi ng himala doon, nagkaroon ng lindol at nakalaya itong sina Apostol Pablo. O ngayon, noong kausap sila noong bantay ng bilangguan, nagtanong yung bantay ng bilangguan, "Ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Ang tinatanong po nung bantay ng bilangguan, kung paano siya maliligtas, ano dapat niyang gawin? Ano po naging sagot ni Apostol Pablo? 31. Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka,
Ikaw at ang iyong sambahayan. Mga magulang at mga kaibigan, ano po ang itinuro ng Apostol Pablo? Kasama niya si Silas. Dito po sa bantay ng bilangguan, nagtatanong yung bantay ng bilangguan kung paano siya maliligtas. O ang sinabi po ng Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Pagka po binasa natin ang Biblia, makikita po natin ang paraang itinuturo ng mga apostol para ang tao'y maligtas. Ano po yon? Pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen! Pwede ho bang mag-amen ang ating mga kasama ngayong gabi sa ating programa, sa mga nasa Facebook at nasa YouTube? Yung bantay ng bilangguan, ang tinatanong niya, paano siya maliligtas? O ano naman ang ibinigay na sagot ng Apostol Pablo? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Paano po ang kaligtasan? Yan po ay sa pagsampalataya kay Jesus Christ. Amen! Si Jesus Christ kasi ang source ng kaligtasan. Kay Jesus Christ matatagpuan ng kaligtasan. Kaya kailangan si Jesus Christ sampalatayanan natin ng buong puso. Tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dapat po tatanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung iba po kasi, ang ginagawa lang, tinatanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Gusto lang maligtas. Pero ayaw siyang tanggapin bilang Panginoon. Nakakasunod po bang ating mga kasama? Meron pong iba, tinanggap lang si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Kasi ayaw nilang mapahamak, ayaw nilang maparusahan sa dagat-dagatang apoy. Kaya tinanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas, kaya lang hindi bilang Panginoon. Bakit po? Hindi naman nila sinusunod si Jesus Christ May mga sinabi si Jesus Christ, iniutos si Jesus Christ, hindi naman nila ginagawa. Kaya sabi ni Jesus Christ, Lucas 6:46, bakit niyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Di naman ninyo ginagawa ang mga bagay na sa inyo'y aking sinasabi. O yun po bang ating mga kasama rito sa ating programa? Kayo po ba ay sumasampalataya kay Jesus Christ? Tinanggap niyo na po ba si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas? Kailangan po kasi bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, tanggapin natin si Jesus Christ. Paano po ba yung bilang Panginoon? O pagka Panginoon, sinusunod mo siya. Yung buhay mo ay si Jesus Christ na ang nasusunod dyan. Nangyayari yung kalooban ni Jesus Christ sa buhay mo. Tama po ba? Hindi yung iko pa rin ang nasusunod. Mga kagustuhan mo ang nangyayari. Pagka ganyan, hindi mo tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Tama po ba? Hindi kumpleto yung pagtanggap mo kay Jesus Christ. Maaaring gusto mo lang siyang tanggapin bilang tagapagligtas, pero ikaw pa rin ang masusunod. Para maintindihan po natin, magbibigay po ako ng halimbawa.
Kung talagang si Jesus Christ ay tinatanggap mo ng buong puso, sumasampalataya ka sa Kanya, ha, bilang Panginoon mo at tagapagligtas, eh dapat si Jesus Christ na ang magmamaneho ng ating buhay. Tama po. Kumbaga po sa sasakyan, nasa kotse ka, o marunong ka magmaneho, driver ka, ha? Ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan, o si Jesus Christ, sumakay doon sa kotse mo. Ha? Ano ang dapat mong gawin kung talagang ikaw ay sumusuko kay Jesus Christ? Panginoon mo siya. Dapat ibigay mo na kay Jesus Christ yung manibela at siya na magdadrive. Tama po ba? Tama po ba yon? Pwede po ba kayong sumagot? Para maintindihan natin kung paano si Jesus Christ ay tatanggapin bilang ating Panginoon. Dapat ibigay na natin sa ating Panginoong Jesucristo, isuko natin ang lahat sa ating Panginoong Jesucristo, yung ating buhay. Siya ang hayaan nating magmaneho, mag-drive na sa atin. Nagkakaintindihan po ba tayo? Dapat walang resistance. Dapat wala kang pagtanggi. Dapat hindi mo pinapairal yung mga sarili mong kagustuhan, mga sarili mong nais, hindi yung sarili mong kalooban. Amen! Nagkakaintindihan po ba, mga magulang at mga kaibigan? Ha? Yun nga ang ating na napapansin. Merong mga grupo ng relihiyon, bagamat may binabanggit na Jesus Christ, pero kung pag-aaralan mo ang kanilang sinusunod, yung mga sinasabi, pinapagawa nung mga leader nila. Kaya nga ang tawag panatiko . Tama po ba? Kaya nga sabi ko, Sorianatics. Bakit Sorianatics? Kasi kay Soriano sumusunod. Kung ano yung mga sinabi ni Soriano, yun ang sinusunod. Sabi ni Soriano, kung meron kayong sakit, karamdaman, gusto nyong gumaling, ano sabi ni Soriano? Yung inyong mga ihi sa umaga, inumin ninyo. Yun ang sinabi ni Soriano . Inumin ng ihi para gumaling sa sakit karamdaman. Tanong, meron ho bang mga miyembro na uminom ng ihi nila? Nag-inuman ba ng ihi yung mga Sorianatics? Ay, nag-inuman . Yung artista nga, si Soren. Ayon, sabi ni Soren, kanginang madaling araw, umihi ako . Ininom ko yung ihi ko, Brad Willie . Sabi ko kay Soren, ano ang lasa? Sabi ni Soren, mapakla. bakit to nagawa ni Soren na uminom ng ihi? Kasi sinabi ni Soriano. Hindi naman sinabi yun ni Jesus Christ . Tama po ba? Magagalit na naman yung mga Sorianatics. Ang nagagalit naman sa akin, yung mga nabautismohan nung isang linggo, nung isang buwan. Hindi naman nila inaabot yung sinasabi kong ito . Si Soriano, ito po itinuro niya yan sa broadcast, sa radyo, telebisyon, kahit po sa pasalamat. Sinasabi ni Soriano yan. O kaya lang, ang masaklap lang po mga magulang at mga kaibigan, noong si Soriano po ay tinatanong na po, nagtatanong po sa programa, sabi ho nung nagtatanong, kayo po ba Brad L., ang inyo po bang sinasabi na yan, ipinapayo po ninyo na uminom ng ihi para gumaling sa sakit karamdaman? Brad Eli, yan ho ba'y ginagawa nyo rin?
Kayo ho ba, Brad Eli, na inom na ng inyong ihi? Nako, sabi ho ni Soriano, natatawa si Soriano eh. Alam mo ika kapatid. Yan ay sinabi ko lang yan sa mga may sakit, karamdaman na walang pera pambili ng gamot. Ako ika, marami pa akong pera pambili ng gamot. O tingnan niyo po mga magulang at mga kaibigan, huling-huli si Soriano eh. Ha? Si Soriano na nagturo. Ha? Pinopromote niya yung pag-inom ng ihi, urine therapy. Mismong si Soriano pala, hindi umiinom ng ihi niya. Naloko na. Tama po ba? O ano nangyari? O itong mga miyembro ng mga panatiko, nag-inuman ng ihi nila. O natatandaan niyo po ba yung doon sa Guyana? Yung grupo ni Jim Jones. Ha? Ano po ang itinuro ni Jim Jones doon po sa mga miyembro niya doon po sa Guyana? Ganyan po ay natala po yan sa Guinness, yung mass suicide. Ha? Mass suicide po nangyari na 900 plus na mga miyembro nag-inuman po ng cyanide. Tama po ba? Ha? Paki-search nga yung binabanggit ko na yon. Ah, sino ba nakakaalam po noong grupo ni Jim Jones sa Guyana na ang itinuro ni Jim Jones ay yung pag-inom ng cyanide? Patay sila. Kasama yung Jim Jones. Nag-inuman po ng cyanide, ng lason. Dahil sila po yung naging panatiko kay Jim Jones. Kaya itong grupo ni Soriano, ay nako malapit na po yan. Ha? Yung grupo ni Jim Jones, ano pong pangalan po nun? People's Temple sa Guyana, yung kay Jim Jones. Bukod pa po yung Heaven's Gate. Ha? Grupo rin po yung Heaven's Gate na yan na alam ko po yung nagpakamatay rin po yung mga miyembro po nung Heaven's Gate. Bakit po nangyari po yan? Napahamak po yung mga tao na yan. Kasi sila po ay mga naging panatiko sa kanilang mga leader na mga tao. Ha? Yan po yung aking sinasabi na kung ikaw talaga ay sumasampalataya kay Jesus Christ, siya ang ipapahayag ng iyong labi bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ha? Si Jesus Christ ang bida sa buhay mo, hindi itong si Soriano at Bonjing. Tama po ba? Ha? Yung mga miyembro sa grupo ni Soriano, sige nga, pag-aralan nyo po yung sinasabi ko. Ha? Pagka ikaw ay may relasyon kay Jesus Christ, si Jesus Christ ay sinampalatayanan mo ng buong puso, tinanggap mo bilang Panginoon na tagapagligtas, o sige, tingnan mo po, ha? Kung ano lalabas sa iyong labi, ano ipapahayag ng iyong bibig, si Jesus Christ, Panginoon mo, tagapagligtas mo. Tapos, sa pamumuhay mo, yung mga sinabi ni Jesus Christ, dun ka, yun ang iyong gagawin, yun ang ipapamuhay mo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung sa mga nandyan sa grupo ni Soriano, sige, pakinggan niyo po sila. Pag nagsalita, sino ang bida? Si Soriano! Si Bonjing! Tama po ba? Pag nanalangin naman yung mga manggagawa, sino ang special mention, ang binabanggit na mga nagpapakahirap, nagpapagal, araw at gabi para sa kaligtasan ng mga miyembro.
Hindi ba itong magtsuhing Soriano at Bonjing? Ha? Pag gumawa po sila, lumikha sila ng awit. O sino po yung pinaparangalan doon sa awit? Hindi ba si Soriano? Tama po ba? Salamat sa Diyos sa isang katulad mo. Ha? Ako ho, pag naririnig ko po yung awit na yon, ako po ay sinasamaan ng pakiramdam. Ha? Bakit? Eh, awit. Ha? Kunwari binanggit pa yung Diyos. Salamat sa Diyos sa isang katulad mo. Ayan, pag nakita mo po sa video, sa YouTube, sa Facebook, mga mukha ni Soriano, yon, yung awit na yun ay patungkol kay Soriano. Ayun, sana makapag-isip-isip yung mga miyembro dyan. Ha? Si Apostol Pablo, wala kang mababasa sa Biblia na yung mga miyembro sa Corinto, miyembro sa Galacia, sa Epeso, nung mag-awitan, umawit at may awit na patungkol kay Apostol Pablo. Walang ganon! Ha? Hinahamon ko si Soriano at si Bonjing kung meron silang maililitaw na talata sa Biblia na yung mga Kristiyano sa unang iglesia nang mag-awitan mayroong awit na inialay kay Apostol Pablo. Sige nga. Bakit dyan sa grupo ni Soriano mayroong awit patungkol kay Soriano? Ako ho kasi yung mga awit na yan, nadyan pa ako wala akong interest na tandaan, ikabisaduhin . Ha? Buhat ng siya'y aming makilala para may nakituwi na. Alaala niya kami araw man o gabi, nagtiis sa amin, nagsilbi. Ayan yung mga awit na ang dinadakila si Soriano. Talagang ako po ay nung araw pa nababad trip. Pagka may awit na ang tinutumbok ay si Soriano. O yun yung aking yun yung po yung aking napansin. Ha? Yun po yung nakita ko na naliligaw, nalilihis itong sambahan ni Soriano, yung mga miyembro dyan, kaawa-awa. Bakit? Kasi sa lumalabas sa bibig nila, hindi si Jesus Christ ang pinapahayag ng kanilang labi, ng kanilang bibig. Ang lumalabas sa bibig nila, Soriano, itong si Bonjing, salamat po sa ating mga tapat na mangangaral, mga tapat na mangangaral, mga tapat na mangangaral, mga tapat na mangangaral. Yang pasalamat po na yan, maghapon, puro mga tapat na mangangaral yan. Lalo ngayon, sa darating na Biyernes, tatlong araw po yan na pasalamat. Tatlong araw, PBK. Naging PNK. Ngayon naman ni PBB. Tingnan niyo po mga magulang at mga kaibigan, ha? Nag-iiba-iba lang ng tawag para lang may masabing nabago, na iba. Ha? Dati po PBK, pasalamat ng buong kapatiran. Sabi ko, hindi naman kakapasalamat yan . Pahirap sa buong kapatiran yan . Binago, ginawang PNK. Pasalamat ng katawan. Yan ang ginawa, pasalamat ng katawan. Nung minsan po ay hindi ko masyadong nadinig dahil
May problema po yung speaker na ginagamit ko. Hindi ko masyadong nadinig ng maliwanag. PNK, pasalamat ng katawan. Eh, ang pagkakarinig ko, pasalamat ng kawatan. Ayun po, mga magulang at mga kaibigan, ha? Eh, binago na naman at ginawa na po ngayong PBB. Ha? Pasalamat ng buong bayan. Yang tatlong araw na ginagawa na yan. Ha? Tapos eh, meron pa ngayong dugtong na SPBB. Special pasalamat ng buong bayan. Ha? Talagang nagkakaroon po ng iba't ibang tawag. Ha? Kumbaga po sa aso, iba't ibang collar ang ginamit, pero yung pa rin yung aso na yun. Different collars, same dog. Ayan po mga magulang at mga kaibigan ang ating nakita dyan na sa tatlong araw na pasalamat, eh puro ang madididig mo na mga babanggitin dyan, sasabihin dyan, eh puro sa magtsuhin. Ha? Nagpasalamat po yung mga matatandang mga miyembro sa panahon pa ni Nicolas Perez, yung mga matatandang hukluban dyan, na mga buhay pa na nagpapasalamat. Eh, tingnan nyo po, pagka nagpasalamat, ang bukang bibig, Brad Eli. Iba talaga si kapatid na Eli. Ah, kapatid na Eli, yung mga kapampangan. Eh, ang bukang bibig po ay si Soriano eh. Ha? Oh, tingnan nyo po, ha? Yung mga miyembro dyan, sige. Pakinggan po ninyo. Yung sinasabi kong ito, hindi ba totoo? Na ang minamarket dyan, si Soriano. Yung mga sinasabi ng mga miyembro, eh, si Brad Eli ganito, si Brad Eli ganyan. Ha? Pangalan ni Soriano, ang lutang na lutang dyan. Ha? Pangalan ni Bonjing. O, oh, yun po. Eh, sa Biblia po, ganun ho ba ang mga naligtas? Mga sumasampalataya kay Jesus Christ, eh yung mga naligtas na mga sumasampalataya kay Jesus Christ, ang bibig nila magpapahayag. Sino ipapahayag? Si Jesus Christ bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Amen. Tapos ang kanilang pamumuhay, makikita po natin ang ipinapamuhay po nila, yung mga salita ni Jesus Christ. Sabi ni Camille de Guzman, pati sa mga pagkain at damit, dapat ay mayroong mga pangalan ng magtsuhin. Tingnan niyo po, hindi talagang fanaticism ang pinopromote sa grupo ni Soriano. Ha? Kailangan yung kape na iinumin mo eh, may pangalan ni Bonjing. Ha? Yung mga damit na isusuot mo eh, may initial ng pangalan ni Soriano. Naman! Ay, hindi ba talagang brainwashing? Fanaticism ang nangyari po dyan sa grupo ni Soriano. O ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang kaligtasan po, mga magulang at mga kaibigan, eh nasa pagsampalataya kay Jesus Christ, yung bantay ng bilangguan sa Gawa 16:30-31 nung magtanong siya ng tungkol sa kaligtasan kung paano siya maliligtas, ang sinabi po nila Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. O ano po ang nangyari, mga magulang at mga kaibigan, nung ito pong bantay ng bilangguan ay sumampalataya
sa ating Panginoong Hesukristo. Tuloy natin ang basa. 16:32 hanggang 34 po ng gawa. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, inugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila ay isinaman niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Mga magulang at mga kaibigan, nung sumampalataya yung bantay ng bilangguan sa ating Panginoong Hesukristo, ano po ang ginawa nitong bantay ng bilangguan, pati nung kanyang pamilya? Ha? Dahil ipinangaral, ipinahayag ng Apostol Pablo ang salita ng Panginoon sa bantay ng bilangguan at sa kanyang sambahayan. O nung gabi ring yaon, itong bantay ng bilangguan at yung kanyang buong pamilya, ha, nagpabautismo. Tinanggap po nila yung water baptism. O ngayon, tanong ko po sa inyo, yung bantay ng bilangguan at yung kanyang pamilya, nung sumampalataya kay Jesus Christ at sa mga ipinangaral nila Apostol Pablo, tanong ko po sa inyo, naligtas na ba sila? May kaligtasan na po ba itong bantay ng bilangguan at yung kanyang buong pamilya nang sila sumampalataya kay Jesus Christ sa pamamagitan ng mga ipinangaral ng Apostol Pablo at Silas? Meron na po ba silang kaligtasan? Naligtas na ba sila? Ano po sagot? Pwede po bang sumagot ang mga nasa YouTube at Facebook? Tumanggap na po ba ng kaligtasan itong bantay ng bilangguan at ang kanyang pamilya nang sila po'y sumampalataya kay Jesus Christ? Meron na po ba silang kaligtasan? Meron na. May kaligtasan na. Ngayon, pagkatapos na sila'y maligtas dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ano ang kasunod? Ang kasunod po ay water baptism. Amen! Sino po ang dapat tumanggap ng water baptism? Hindi po ba yung mga naligtas na dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ? Amen! Pwede po bang sumagot ng amen yung mga sang-ayon? Ang bantay ng bilangguan at ang kanyang buong pamilya dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, meron na silang kaligtasan. Ngayon, pagkatapos ng kaligtasan dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ, eto na yung water baptism. Ang kasunod, water baptism. Ipinagkakaloob ang water baptism kanino? Sa mga naligtas na dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. E sa ibang iglesia, sa grupo ni Soriano, ano ang turo? Mga magulang at mga kaibigan, maliligtas ka pagka ikaw ay tumanggap ng bautismo. Yung water baptism. Iba yan ang turo ni Soriano. Ha? Ang kaligtasan, doon sa pagtanggap mo ng water baptism sa grupo ni Soriano. Samantalang sa Biblia, hindi ganun. Yung water baptism
Yun po ay to follow po, yun to follow. Dahil dapat ang mauna, maligtas ka sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen! Nakakasunod po ba ang mga kasama natin ngayong gabi? Dito sa ating Bible studying ito? Yung mga nasa YouTube live, baka po merong gusto sumagot dyan. Ha? Tayo po ba'y nakakasunod? Natututo po ba tayo dito sa ating tinatalakay? Ang turo ng ibang mga iglesia, kagaya ng samahan ni Soriano, ang kaligtasan ay sa pagtanggap mo ng water baptism. Yung water baptism, magliligtas sa'yo. Mali po iyon. Ang tagapagligtas, si Jesus Christ. Siya ang may kapangyarihang magligtas. Ang water baptism, walang kapangyarihang magligtas yan. Tama po ba? Ang water baptism, ipinagkakaloob yan sa mga sumasampalatayang naligtas na. Nauna ang kaligtasan dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan ang dapat nating maintindihan, mga magulang at mga kaibigan. Ang water baptism, ipinagkakaloob yan sa mga naligtas na. Bakit sila naligtas? Dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya nga kung ating pag-aaralan yung tinuturo na yan ni Soriano at ng ibang mga iglesia, kailangan mo na ika para maligtas, mabautismuhan ka na muna. Tumaan ka sa water baptism. Sa Biblia po, yung water baptism, wala namang power para magligtas ng tao. Si Jesus Christ ang may power para magligtas. Ngayon, paano ka maliligtas? Sampalatayanan mo si Jesus Christ. Tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas. Kung si Jesus Christ, tinanggap mo bilang Panginoon, tagapagligtas, sinampalatayanan mo, yung bibig mo, ipapahayag si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Tapos, yung pamumuhay mo, makikita na ikinamumuhay ayon sa salita ni Jesus Christ. Amen! Maliwanag po ba, mga magulang, mga kaibigan? O itong bantay ng bilangguan, dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ, pati ng kanyang sambahayan, ng kanyang pamilya, o nung gabi na yon, sila po'y binautismuhan nila Apostol Pablo. O dumaan ho ba sa doktrina? O, tanong ko sa inyo, meron ho bang mass indoctrination na dinaanan itong bantay ng bilangguan at ang kanyang pamilya? Pwede ba kayong sumagot? Dumaan ho ba sa mga sesyon ng doktrina? Kagaya ng ginagawa sa grupo ni Soriano na noong mga 1990s, 12 sesyon ng doktrina, 12 paksa. Tapos, naging 15. O tapos, naging 30 po yan Noong si Soriano ay nasa abroad na, naging 30. Tapos, dahil tumagal ng tumagal, yung doktrina na 30, napansin nung magtsuhin na masyado nang matagal at hindi pa sila makakolekta ng abuloy. Hindi pa sila makakolekta ng abuloy. Nainip itong magtsuhin na mga ganid sa pera, mga dayokdo, mga gahaman.
Ang ginawa po ay kinumpres yung 30 doktrina noong 2007. Ha? Nasa abroad na si Soriano. Ang ginagawa po sa kanilang pagdodoktrina, yung miyembro, o yung nagpapadoktrina para maging miyembro, sa loob ng isang araw, makikinig ka ng paksa sa doktrina. Mga 3 hanggang 4 na paksa. Naloko na. Ha? Eh, 3 paksa hanggang 4 na paksa, papakinggan mo lahat ng yon. Eh, no ba'y ma-absorb mo ba lahat yon? Ha? Maintindihan mo bang mabuti yung 3 paksa, 4 na paksa sa isang araw? Dahil ginawa nilang isang linggo na lang eh, yung pagdodoktrina. Yung 30 topics, kinumpres. Nagkakaintindihan po ba? Nagmamadali kasi yung magtiyuhin na makakolekta na ng abulo. Oy, inaapuran na yung mga miyembro, yung magpapamiyembro. Oh, ngayon, eto ho bang bantay ng bilangguan at yung kanyang pamilya nung sumampalataya kay Jesus Christ, ah, para sila'y tumanggap ng bautismo. Dumaan ho ba sa mga sesyon ng doktrina? Sabi ni Jacob Santos, wala akong naintindihan kasi sa isang araw, 3 hanggang 4 na paksa, inaantok pa ako. O, ayan ha, tinan nyo po ha, eh, yung naranasan ni Jacob Santos, sa isang araw eh, 3 hanggang 4 na paksa, wala siyang naintindihan at dahil siya inaantok pa, eh di ganyan din po ang nangyayari dito po sa mga dumadaan sa mga sesyon ng doktrina dyan sa grupo ni Soriano. Paano si Soriano yung most sensible preacher eh? Hindi niya napansin yan. Hindi niya naunawaan na itong mga tumatanggap ng water baptism sa Biblia. Abe, hindi naman dumadaan yan sa mga maraming sesyon ng pagdodoktrina. Tama po ba? Pansinin po ninyo ha. Gawa 16:30 hanggang 34, yung bantay ng bilangguan at ang kanyang buong pamilya nung gabi ring iyaon. Binautismuhan. Wala pong ganyang mga doktrina pa. O ngayon, mga magulang at mga kaibigan, eh, Brother Willie, yung doktrina, kailan yon? Kailan na dapat ituro ang doktrina? Okay, di basahin natin ng Mateo 28:19-20, yung pagdodoktrina, kailan po ba yan dapat isagawa? Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga magulang at mga kaibigan, yung pagdodoktrina, kailan po yan na isinasagawa? Kailan po ipinagkakaloob ang pagdodoktrina? Yan ho ba'y bago ang bautismo o pagkatapos na po ng bautismo? Pwede po ba kayong sumagot? Yung ating mga kasama sa Facebook Live 39, YouTube Live po, pwede po bang sumagot ng mga nandyan? Yung pagtuturo ng mga doktrina, ng mga aral, mga utos ng ating Panginoong Hesukristo, kailan po iyon ginagawa? Kailan ipinagkakaloob at kangino? Yan po ay ipinagkakaloob sa mga alagad na nabautismuhan na. Amen!
Pagkatapos na po ng bautismo at ikaw ay alagad na at ikaw ay nasa iglesia, diyan na po ituturo ang mga doktrina. Kaya nga ligaw na ligaw itong grupo ni Soriano eh, ha? Sa YouTube ay meron kayong 33. Sa Facebook ay 44. O baka po may sumasagot sa mga nasa YouTube, ha? Malamang ko lang kung kayo po ay nakakasunod dyan. Ang indoctrination, yan po ay ginagawa pagkatapos ng baptism. Sa grupo ni Soriano, indoctrination muna, tapos baptism. Eh, mali. Ah, sa Biblia po, ang mga unang Kristiyano, binautismohan na muna, pagkatapos ng bautismo, saka na po ituturo ang doktrina. Kailan? Pagka ikaw ay alagad na, nasa iglesia ka na, may pagkakatipon, Hebreo 10:25, diyan ginagawa ang pag-aaral ng mga doktrina. Yan ang dapat nating maintindihan. Ah, may pumapasok na mga Sorianatics. Ah, masama ang loob dahil na-expose yung mga maling turo, mga maling gawain ng kanilang mga leader. Kaya, yun. Eh, tayo po naman ay expected natin eh, dahil brainwash nga po eh, mga fanatics. Kaya, talagang sa umpisa, ay ayaw ho nila na yung kanilang mga leader ay natututulan, napapamalian. Ako po, 19 na taon sa grupo ni Soriano. I know what I am saying here. Alam ko po yung sinasabi ko dito. Eh, kayo naman eh, kilalang naman napasama dyan. Ha? At si Soriano nga eh, nagbabago-bago eh, ha? Nag-iiba-iba eh. O eh, kaya hindi rin natin masisi itong mga Sorianatics na pumapasok at nagsasabing ako'y naninira. Alam po ninyo, ang sinisira yung buo. Tama po ba? Ha? Pagka sinabing naninira ka, buo, eh sinisira mo. Eh, pagka po talagang sira na, eh, hindi mo nasisirain yun. Tama po ba? Tama po ba, mga magulang at mga kaibigan? Pagka sinabing paninira, sinisiraan mo, buo. Ha? Ginagawan mo ng paninira. Minawasak mo. Pero talagang sira. Ha? Sinasabi ko lang yung totoong kalagayan, pagsasabi yan ng katotohanan. Amen. O ngayon, ito pa ang napansin ko. Diyan sa grupo ni Soriano, eh, babautismuhan yung tao, yung dumaan sa doktrina, o bagong ilubog sa tubig. Ano pa mga tinatanong? Ha? Itatanong, ikaw ba, kapatid, ay sumasampalataya na sa mga huling araw na ito, ay sugo ng Diyos si kapatid na Soriano? Hindi ba tinatanong pa yan? Masampalataya ka ba na sa mga huling araw nito ay sugo ng Diyos si kapatid na Eli, kapatid na Daniel? Ha? O bakit meron pang pagtatanong na gano'n na yung magpapabautismo eh, ang tanong ay kung sumasampalataya kay Soriano? Eh samantalang dito po sa binasa natin eh, ha, sa Gawa 16:30 hanggang 34. O eh, meron pa ba diyang tinanong ni Apostol Pablo itong bantay ng bilangguan na ikaw ba ay sumasampalataya sa akin? Ha? May tanong ba, meron bang ganun si Apostol Pablo? Masampalataya ka ba sa akin at kay Silas? Ha? Eh, ang tinuro po ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus.
at maliligtas ka, ikaw at ang iyong bahayan. Ang itinuro ni Apostol Pablo, tandaan natin si Apostol Pablo, gumagawa pa yan ng mga himala. Meron pa yung yung Eutico na namatay, nabuhay. Ano po? Sa pamamagitan ng Apostol Pablo. May kapangyarihan. Walang itinuro si Apostol Pablo doon sa bantay ng bilangguan sa pamilya nito na silang tatanggap ng bautismo. Dapat sumasampalataya din kay Apostol Pablo at kay Silas. Walang ganun. Diyan sa grupo ni Soriano, sinisingit pa yung pangalan ni Soriano dyan . Ha? So, tingnan nyo po, mga magulang at mga kaibigan. Nakita natin yung problema, yung mali na nangyayari dyan. Yung bautismo. Kailangan pang yung si Soriano sampalatayan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. O tapos meron pang pagdodoktrina bago ang bautismo. Samantalang sa Biblia po, pagka ikay sumasampalataya kay Jesus Christ, naligtas ka na dahil sa pananampalataya mo kay Jesus Christ. Ito water baptism. Yung pagdodoktrina, yan po ay ipagkakaloob pagkatapos na po ng bautismo sa mga nabautismohan ng mga alagad at nasa loob na po ng iglesia. Amen! Hebreo 10.25, huwag nating pabayaan ng ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. Tama po ba? Nandoon sa pagkakatipon ng pag-aaral, pagtuturo ng mga doktrina. O ngayon, meron pong mga kakampi si Soriano. Tinututulan po itong Mateo 28:19 hanggang 20. Hindi raw tama yung akin pinapahayag na mauna muna bautismo tapos sunod e doktrina. Tutol po rito sa Mateo 28:19 hanggang 20. Dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ng lahat ng mga bansa. Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila. Alam niyo po ang ginagamit na pagtutol. Binasa po yung King James Version ng Mateo 28:19. Sige nga, pakilagay nga natin yung Matthew 28:19. Ito yung pagtutol noong mga kakampi ni Soriano. Ito namulot din kay Soriano ng tutol. Kaya nga may mga grupo na united galit sa akin. Kasi natututulan ko si Soriano. Nadadama yung mga grupo nila na namumulot ng turo kay Soriano. O ano ba yung tutol nila sa Mateo 28:19? Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ayan. Yan po yung tutol noong mga grupong kakampi ni Soriano. Maliika yung sinasabi ni Willie Santiago na yan . Kasi sa Tagalog lang siya nagbasa. Hindi niya binasa sa English na may binabanggit dyan na teaching all nations. Teach all nations. Ayan. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ayan. Diyan po sila ngayon na nagsusumiksik sa English translation. Ngayon, interesado po ba kayong malaman ito, mga magulang at mga kaibigan? Gusto niyo po bang maintindihan ang tungkol sa bagay na ito?
Oh, yun po mga narito sa Facebook Live at YouTube Live. Ah, nagbabatay sila sa English translation para tutulan ako. Hindi ka tama yung sinasabi ni Willie Santiago na mauna muna ang bautismo tapos sunod ang doktrina. Eh yan ikaw sa King James Version, may binabanggit na go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Ayan. Ayun eka, di ka may pagtuturo muna ng doktrina tapos saka babautismuhan. O ngayon, interesado po ba kayo dyan? Maintindihan natin kung paanong sinutsubibo ni Soriano at nung mga kakampi ni Soriano, yung mga miyembro. Ha? Para ako po ay tutulan, pamalian, eh, umatras po sila sa King James Version na may binabanggit na teach all nations. O ngayon, ito naman ang sagot natin, mga magulang at mga kaibigan. Kung papansin natin ang talata, sa Mateo 28:19, may binabanggit po dyan na teach all nations. Tama po. Tapos, doon naman sa 28:20, mayroon pong binabanggit na doon sa King James, teaching them to observe. Ha? Pasin po natin ha, sa Mateo 28:19, sa English, teach, nakasulat. Sa 28:20, teaching them. O ngayon, para yan po'y maintindihan natin, mga magulang at mga kaibigan. Yun pong Greek word noong nasa 28:19 ng Matthew na teach, yun po ay ang nakasulat po dyan is Mateteo sa Greek. Na ang ibig sabihin po ng Mateteo ay make disciples. Ayan, nakakasunod po ba kayo? Matthew 28:19, yung teach, yung word na teach, Mateteo sa Griego, sa Greek. Ang ibig sabihin, to make disciples, gumawa ng alagad. Ayan, gumawa ng alagad. Yun naman po nasa Mateo 28:20, yung teaching. Ang ibig sabihin naman po ng teaching sa Mateo 28:20 ay didasko. Didasko. Ibig sabihin po ng didasko, to give instruction. Kaya yung mga tumututol, oy, mag-aral pa kayo ha. Kasi kung ano lang ang marinig nyo kay Soriano, nganga na lang kayo ng nganga. Ayan. Magkaiba po yung dalawang Greek word na ginamit sa Mateo 28:19 at Mateo 28:20. Nagkakaintindihan po. Yung word na teach sa King James ay mateteo, to make disciples. Yun namang Mateo 28:20, yung word na teaching ay didasko. Ang ibig sabihin po, to give instruction. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin po noong mateteo sa Griego na ang ginamit po na word sa King James ay teach? Dapat po, kung isasalin po ng maayos yan, dapat preach, hindi teach. O, ano po patunay? Dito po sa Gawa, 14:21. Dito natin makikita yung Greek word na mateteo sa 14:21 ng Gawa. At nang maipangaral na nila ang ebanghelyo sa bayang yaon, at makahikayat ng maraming mga alagad, ay nagsibalik sila sa Listra at
sa Iconio at sa Antioquia. Ayun, dito po ipinapakita sa atin na papaano po nagkaroon ng mga nahikayat na mga alagad? Ha? Papaano po nila nagawa yon sa Derbe? Ay nakahikayat ng maraming mga alagad nang maipangaral ang Ebanghelyo. O, yun po yung sinasabi natin na ang dapat na salita dyan eh sa halip na teach ay preach, yung Greek word na matateo na ang ibig sabihin ay to make disciples. Ano po ba ang dapat nating maunawaan? Bago po bautismuhan ng isang sumasampalataya, ha? Eh kailangan maipangaral muna si Jesus Christ. Amen! Bago ka gawing alagad, bautismuhan sa tubig, ipangaral muna sa iyo si Jesus Christ. Ha? Yung gospel ni Jesus Christ, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen! Kagaya nung ginawa ni Pablo dito po sa bantay ng bilangguan, itinuro si Jesus Christ na siya ang sasampalatayanan. Kagaya din ng ginawa ni Felipe doon sa bating. Gawa 8:35 hanggang 38. Bago bautismuhan ni Felipe yung bating, ipinangaral muna si Jesus. Amen! Amen po ba, mga magulang at mga kaibigan? Nakakasunod po ba kayo? Ha? Ito po ay binibigyan ko po ng pansin kasi si Soriano at yung mga kakampi niya, ito ginagamit na batayan para daw meron pa ring doktrina bago bautismo. Mali yung, ha? Pumunta po sila sa maling salin sa King James Version. Ha? Yung word na teach, dapat po preach. Kasi sa Greek, matateo. Yung nasa Mateo 28:20 na teaching, didasko. Ibig sabihin, to give instruction. Magkaiba po yung dalawang salita dyan. Nagkakaintindihan po ba tayo? 38 sa YouTube. At 41 sa Facebook Live. Praise the Lord! O kayo po ba'y machuchubibo pa? Mauuto pa ba ni Soriano? Ha? Para yung kanilang ginagawang pagdodoktrina bago ang bautismo, mailusot nila sa inyo. Ha? Sa Biblia po, ha? Consistent tayo. Ang babautismuhan, yung sumasampalataya kay Jesus Christ. Ha? Ipapangaral muna sa iyo si Jesus Christ. Ipapatanggap sa iyo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ha? Meron ka ng kaligtasan. Ito kasunod, water baptism. Pagkatapos ng water baptism, saka ka ngayon tuturuan ng mga doktrina sa loob ng iglesia. Amen! Kahit nga po yung gawa 15:19 hanggang 20. Gawa 15:28 hanggang 29. O sige, tanong nyo kay Soriano ko sa consultation. Yan bang itinuro na yan sa mga hintil na nabautismuhan, kapatid na sa iglesia, nung magsalita si Santiago, ang hatol ko'y ganito, huwag nating gambalain. Yaong mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na silimag silayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan, sa dugo, sa binigti, sa pakikiapid. O hindi ba yan eh itinuro yan sa mga nasa loob na ng iglesia? Yung mga hintil na nabautismuhan na, tama po ba? Pwede po ba tayo sumagot? Gawa 15:19 hanggang 20,
Gawa 15:28 hanggang 29, yung tungkol po sa pag-iwas sa hain sa Diyos-Diyosan, sa dugo, sa binigti, sa pakikiapid. Hindi ba yan itinuro na yan sa mga nabautismuhan na sa loob na ng iglesia? Tama po ba? Eh si Soriano, ano ginagawa? Wala ka pa sa iglesia, hindi ka pa nababautismuhan, tinuturo na yan, naloko na. Tama po ba? Yung ating mga kasama, pwede ho bang sumagot? Nakuha niyo po ba'y punto na yon? Pwede po ba ninyong ibigay ang inyong sagot? Dito po sa binibigyan ko ng punto. Ang Gawa 15:28-29, Gawa 15:19 hanggang 20, itinuro po yan sa mga nabautismuhan na at mga nasa loob na ng iglesia. Alagad na sila. Mga nahikayat sila ng Apostol Pablo at Bernabe, nabautismuhan na. Ngayon, ito yung ibang Hudyo, inuobliga ang mga hentil na magpatuli. Sabi kasi nila, malibang kayo magpatuli, hindi kayo maliligtas. Inuobliga nila na magpatuli itong mga hentil para sila magkaroon ng kaligtasan. Doon nagkaroon na po ng pag-uusap. Kaya nakarating ang usapin sa Jerusalem. Sa lupon ng mga matatanda at ng mga apostol. Doon yung pinag-usapan . Nag-uusap-usap sa loob ng iglesia. Kaya si Santiago tumindig. Ang hatol ko'y ganito. Huwag nating gambalain ang mga hentil na nagbabalik loob sa Diyos. Mga nabautismohan na yan. Nahikayat ng pangangaral ng Apostol Pablo at Bernabe. Ano sabi ni Santiago dito sa mga nabautismohang mga hentil? Sumulat tayo sa kanila. Sila ay magsilayo sa mga hain sa Diyos-Diyosan, sa dugo, sa binigti, sa pakikiapi. O dapat makita yan ni Soriano. Ibonjing, wala tayong aasahan doon. Dapat ito ay mapansin ni Soriano at anong mga miyembro niya dyan na ito ay tinuro yan sa mga nasa loob na ng iglesia. Nabautismohan na. Bakit niya sa grupo ni Soriano, hindi ka pa miyembro, hindi ka pa nababautismohan? Tinuturo na agad yan. Naloko na. Yan ang dapat dating maintindihan, ha? Ang kaligtasan po, mga magulang at mga kaibigan, matitiyak po ba natin? Matitiyak natin yan. Bakit? Pagkakilala natin ang source ng kaligtasan. Si Jesus Christ yun. Pagka po tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sigurado po ang ating mga kaligtasan. Amen! Manatili tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Magpatuloy po tayo sa pananampalataya kay Jesus Christ sa paggawa natin ng kanyang kalooban. Mamuhay tayo ayon sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nakakatiyak ng kaligtasan. Si Soriano lang naman ang sinasabi niya na hindi mo pwedeng matiyak kung ligtas ka na. Pag daw malapit na lang mamatay. Yun po yung kalokohang turo ni Soriano na pang mental hospital. Yung mga dadalo sa tatlong araw na pasasalamat diyan sa may Apalit, Pampanga, ay mag-isip-isip kayo. Sayang ang inyong panahon dyan. Pati po yung inyong gagastusin na pera. Sayang dahil tuturuan lang kayo ni Soriano ng mga aral na nakakahilo. Dahil pang mental hospital na mga turo. Kayo ay ano?
Huwag na kayong magpauto, huwag na kayong magpatsubibo dyan sa magtsuhin na yan. Ha? Ano na lang kayo, huwag na kayong dumalo pa dyan sa tatlong araw na pasasalama, tatlong araw din kukolekta ng abulo yan. Ha? Biyernes, kukolekta ng abulo yan. Sabi ni Soriano, dapat linggo lang ang koleksyon ng abulo yan. Eh, nangungulekta ng Biyernes. Ah, Sabado, mangungulekta. Linggo, mangungulekta. Tatlong araw na kolektahan ng abulo yan. Ah, tapos eh, yung mga hindi makakadalo ng pasalamat, Lunes, may viewing, abulo yan uli yun. Tinan niyo po mga magulang at mga kaibigan. At yung abulo yan na yan, inuuna ho sa pagkakatipon yan, sa pasalamat. Ha? Dahil sigurista na itong mag-angkel na ito. Ha? Baka magastos pa yung pera, kung ano-ano pa mabili, eh lumiit ang abuloy. Kaya wala pang paksa na napakinggan ng mga dumalo, kukulektahan agad ng pera noong magtsuhin. Bakit? Eh pinaghahatian kasi noong magtsuhin yan eh. Ah, iniinda ni Soriano yung sinasabi ko. Inuulit-ulit niya. Kabisado ko si Soriano. Pag na-direct hit siya, pag talaga tinamaan mo yan, iniinda niya yun. Ah, pinaghahatian daw namin ng pamangking ko ang abulo yan. O hindi ba totoo yan? Ah, hindi ba totoong pinaghahatian nyo? Kaya nga nung matunugan mong inoonsi ka na ni Bonjing, eh, gusto mong ipasok si Danny. Ha? Pinromote mo ng rango at gusto mong gawing general treasurer ng iglesia. Ay, nabanggit ko lang agad dito sa programa na iba na ka ko ang nararamdaman siguro ni Soriano na siya ay dino-double cross na nung pamangkin niya. Nilalamangan na sa hatian ng abulo yan. Eh, iba ka ko ang magiging dating niyan. Lumalabas ay diskumpiyado na si Soriano sa pamangkin niya. Ayun ang nangyari, inatras ni Soriano yung promotion ni Bonjing. Ay, ni Nani. Dahil sumasama ang loob ni Bonjing. Eh, kasi nga, pinagpapamigayan ni Bonjing yung pere. Ah, nagpapalakas si Bonjing sa PNP. Tama po. Ah, sa AFP. Ah, nagpapamudbud ng pera. Eh, lumiliit yung kay Soriano. Ah, tapos si Bonjing ay maraming ginagawang ano, namimili ng mga mamahaling mga sasakyan. Pagka nag-abroad eh, kasama ang isang barangay, eh di nakikita na Soriano, dihado na siya. Hindi na tama yung hatian nila sa abulo yan. Kaya nag-attempt si Soriano na magpasok ng isang tao niya, si Danny yun. Binalak niyang gawing general treasurer, yung nahahawak ng salapi ng iglesia, eh naging negatibo ang dating kay Bonjing. Ah, na siya eh pinaghihinalaan na nung kanyang tsuhin. Eh yun, tuloy, na preempt yung promotion ni Danny, iniatras ni Soriano. Umayag na si Soriano na siya ay na-oonse, nalalamangan, nado-double cross sa hatian sa abulo yan. Ah, nilang magtsuhin. O ngayon, time check! 11:20 na po. Ah, kailangan na po nating huminto, tumigil ngayong gabi dito po sa ating pagtatapos ng ating programa. Meron po bang natutunan ng ating mga nakasama sa loob ng 2 oras? Sana po ay naging maliwanag sa atin ang tungkol sa kaligtasan. Yan po'y nasa ating Panginoong Hesukristo at sa pagsampalataya natin kay Jesus Christ. Kung tayo po'y mananatili, magpapatuloy sa pananampalataya kay Jesus Christ at mamumuhay tayo ayon sa kanyang salita, eh sigurado po, tiyak po ang ating mga kaligtasan. Ngayong gabi, bago po tayo tuluyang magpaalam, ha? Ito po, gagawa tayo ng isang commanding prayer.
Ito po'y tried and tested na, nasubukan na po kahit recorded ang ating prayer. Kung ang sasabay po ay may pananampalataya ng buong puso kay Jesus Christ, siya po'y gagaling sa kanyang sakit at karamdaman. Sige po, sabay-sabay po tayo. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sinasaway at inuutusan ang lahat ng mga sakit karamdaman. Humalis sa lahat ng nanonood sa Bible program. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan, kalakasan at kasiglahan sa lahat ng nanonood sa Bible program. Be healed and be restored in Jesus Christ's name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa YouTube po ngayon ay meron pong nandyan na 42 at sa Facebook ay merong 40, purihin ng Panginoon. Dito po sa mga nakasama po natin na nagtiyaga sa loob ng 2 oras na mahigit sa ating Bible studying ito. Bago po tayo tuluyang magpaalam, ang paalala ko po, manalangin po tayo bago po tayo matulog, ha? Pagising po natin sa umaga, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Good night and God bless po sa ating lahat.